Ano ba ito? Kulang po yung pera ko. Magkano po ba yung pera mo? 20 pesos lang po. Ano pwede ba yun? Pwede babalikan kita, ma'am. Parang awa mo. Ay, naku, nangi-scam ka. Walang ganyan dito. Bawal yan. Hindi tayo charity na may migay lang ng gamot, manang. Ikaw magbabayad niyan? Malulugi yung business natin yan, Apple. Tanggapin mo na lang to. Babayaran kita. Naku, hindi po. Ipamasahin nyo na lang. Idagdag nyo sa pangangailangan nyo. Sige naman ang... Salamat. Ako na po bahala. Salamat, Miss Apple. God bless you. Salamat, salamat. Sige po. Ma'am, parang awa mo na po. Kailangan ko po ng inhaler ng anak ko. Kailangan lang. Parang awa nyo na po. Inhaler po. Ah, ito po. Ito po, 300 pesos po. Naku, ma'am, paano ba ito? Kulang po yung pera ko. Magkano po ba yung pera mo? 20 pesos lang po. Aba, manang. Sana inisip mo muna bago ka pumunta dito sa, ano, sa butika. Nagdala ka ng saktong pera, hindi ganyan ang kulang. 20 pesos. Ano pwede, ganyan? Ma'am, pwede babalikan kita, ma'am. Parang awa mo na. Ay, naku, nangi-scam ka. Walang ganyan dito. Bawal yan. Hindi tayo charity na may migay lang ng gamot, manang. Kailangan lang ng anak ko. Parang awa nyo na. Ay, hindi ko na problema po yan. Hindi ko na problema yung kukulang yung pera. Bumalik ka dito kung kumpleto yung pera mo, okay? Kasi hindi pwedeng mamigay lang kami dito ng gamot. Tsaka tignan mo nga yung damit mo. Para kang ano eh. Babalik naman ako. Dyan sa ano, sa labas. Babalik naman ako, ma'am eh. Babalik ay, mo. Hindi. Hindi pwedeng ganun. Walang ganito dito. Kailangan mo magdala ng pera, bumalik ka dito, okay? Hindi kami charity, namimigay lang kami ng ano dito, ng gamot, hindi. Maawa na kayo, ma'am. Ay, naku, walang awa. Para sa anak lang po, para sa anak ko. Ay, hindi pwede. Manang, sige po, akin na po, alik kayo dito, manang. Salamat, ma'am, salamat. Ilang taon na po ba yung anak niyo, ma'am? 24 po. Sige po, ito okay naman to. Ito yung inhaler, ha? Tapos, samahan niya na din ito. Ito yung mga tablet. Pag inatake pa siya, ito ay painom mo. Salamat, umaga, mama. Tapos, sa gabi yung isa. Salamat, ma'am. Ano pong pangalan mo, ma'am? Apple po. Sige, ma'am. Miss Apple. Pabalikan kita, Miss Apple. Wait lang. Anong ginagawa mo? Ha? Ikaw magbabayad niyan? Malulugi yung business natin yan, Apple. Tanggapin mo na lang to, babayaran kita, babalikan. Hindi po, ipamasahin nyo na lang, idagdag nyo sa pangangailangan nyo. Sige naman ang, salamat. Ako na po bahala. Salamat, Miss Apple. God bless you. Salamat, salamat. Sige po. Huwag ka nang bumalik dito, ha? Ano yun, Apple? Palagi ka na lang ganyan. Namimigay ka sa mga hindi mo kakilala. Ano yan, malulugi yung business natin. Pag ganyan ka palagi, bigay ka ng bigay. Wala namang bumabalik sa'yo. Hindi mo kilala yung tao, eh. Personal ko namang pera yun, hindi naman ibabawas sa kaha yun eh. So ano yun? Kada may pumasok dito na ganyan, humihingi ng tulong, binibigyan mo? Personal. Pagkatapos yan, wala ka ng sahod. Bahala ka nga dyan. At saka, ba't ka ba ganyan? Ba't napaka-amawain mo sa mga taong hindi mo naman kilala? Naawa kasi ako dun kay Manang. Ganun kasi yung nanay ko, naalala ko siya. Bago niya ako mapagtapos kung sino-sinong taong nilapitan niya. May kasakit din kasi ako noon ng asthma. Tapos, ginapang niya din, kaya ako nakagraduate bilang pharmacist. Eh, DMMK yung buhay mo. Kala ka nga dyan. Ashira? Excuse me? Yes, ma'am. Ako pala yung nag-a-apply ng pharmacist. Ah, Miss Aya, right? Yes. Sige po, ma'am. Sama ako na kayo kay Doc. Hinatay na po kayo. Mauna ka na. Hi po. Good evening po. Hi, good evening. CV mo? Miss Aya? Yes. Check pala yung CV ko. Maganda yung credentials mo. Saan ka nga ulit nag-aral? Sa Cebu Doctors po. Ilang years ka na palang pharmacist? Ay! Kung hindi niyo po natatanong, 12 years na po akong pharmacist. At saka ako po yung pinakamagaling sa lahat. Kahit na ibigay pa lang yung prescription, di ba mostly naman sa mga ano mga pharmacist, hindi agad nababasa yung ano prescription ng doctor. Ako nababasa ko agad. Tsaka may initiative po ako. Magaling po ako sa pag-organize ng mga gamot, kung ano ibibigay ng
mga patient po, ng customer, ganun po ako kagaling. Okay, actually tatanong ko pa lang kung bakit kita i-hire, pero nasabi mo na lahat. So, I will review the rest of your resume. Hintayin mo na lang yung tawag ko, kaghintay ka muna dun sa labas, i-review ko lang yung CV mo. Ah, sige po. Andap mo po ako na. Thank you po. Uy, Apple! Anong ginagawa mo dito? Patagi ko pa naka-apply ka rin. Hindi. Yung nanay ko kasi may sakit. Ito nga, namang problema akong pambayad. Yan yung sinasabi ko sa'yo, dati pa. Masyadong mabait. Tinan mo ngayon, ikaw yung nangangailangan, wala. Walang tumulong sa'yo. Ikaw naubusan. Diba? Masyado kasi mabait eh. Pahiro ka kasi. Uy, Apol! Kumusta ka na? Uy, Manang! Manang Daisy! Kamusta po? Atito ko. Yung nanay ko po kasi may sakit. Iniintay ko po yung kapatid ko kasi sa kanya yung manggaling yung pera. Kakilala kayo? Wait lang. Naalala kita. Ikaw yung nanghingi ng gamot sa pharmacy. Ginawa mong charity yung pharmacy na mamalimos ng gamot. Ay, ano ginagawa mo dito na nalilimos ka rin dito? Ha? Uy, hindi to charity. Huwag dito. Maya ka. Ano ba yan? Ay, Miss Apple, kumusta na po? Pasensya ka na. Huwag ka na masyadong mag-alala. Yung nanay mo, stay there na. Bali, ito na nga pala yung bill. Ay, thank you, ha. Baka nagkakamali po kayo? Hindi. Sa'yo talaga yan. Bakit zero po yung bill? Wala po kaming babayaran? Bali, si Doc na lang po kausapin yun. So, ayan na pala si Doc. Oh, ano po, Doc? Ay, nai, nandito ka na pala. Si Apple, remember? Siya yung tumulong sa akin nung time na may sakit ka. Alam ko. Doktora, maraming salamat po. Wala kang babayaran kasi tinulungan mo rin yung nanay ko nung panahon may sakit ako. Nalibre mo rin siya ng gamot ko. Kaya no, doktora, masyado malaki po ito. Okay lang, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makapag-doktor ngayon, kaya thank you. Salamat po. Okay lang yun. Deserve mo yan. Ay, wait lang po. Anak mo po? Anak ko siya. Ah, siya pala yung nag-interview sa akin. Ay po, friend ko pala kami ng nanay mo. Alam ko, ayan. Alam ko rin kung paano ko nila itraat yung nanay ko. And, hindi kita pe-personalin. Pero dahil parte ng customer service yung ina-apply ng trabaho, hindi namin matatanggap yung taong pagkulang. Kaya pwede ba? Makaalis ka na kasi hindi ka nakapasok sa interview.